Yan. So, hello everyone. Ngayon ay gagawa tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang interactive game sa PowerPoint gamit lamang ang hyperlink o link na makikita natin sa PowerPoint. So, una natin gagawin, maghahanda tayo na ang first page natin, yung title or saan nila makikita yung salitang play. Then, pangalawa, yung mga items or tanong natin. So, dalawa lang yung nilagay ko kasi for tutorial purposes lang naman and madali lang naman siyang intindihin. So, ayan. So, ang gagawin nila ay hahanapin nila yung maliit na titik na kapares ng malaking titik na nakalagay sa strawberry. Pagkatapos yung maganda ng mga items or tanong, kayo rin yung bahala kung anong gusto nyo. Pwede kayong gumawa ng math, gumawa ng science, kung anong gusto nyo. Pwedeng kahit anong subjects. And then, meron din tayong ihahandang ganito. So, hindi nyo siya nakikita. Wala kang nakikita yung word na next lang. Kasi gift yung nilagay ko. Ayan. So, ipapakita ko siya sa inyo. Slideshow. Yan. Nakalagay, good job. Pag pinindot ng bata yung tamang sagot, dito siya mapupunta sa slide na to. Nakalagay, congrats, good job. And yung may word na next, kung saan pwede siyang mag-proceed sa kasunod na slide o sa kasunod na tanong. Ang next naman na ihahanda natin ay yung may word na back o tignan natin sa slideshow. Again, hindi nyo nakikita kasi gift po siya. Ayan. Or yung may word na try again. It's okay, try again. Pag mali yung letter na pinindot ng bata, dito siya mapupunta. And ang i-click niya itong word na back. So, paano mangyayari yun? Pero bago yan, ang ihahanda nating bilang ng good job and try again ay tagdalawang pares din. So, dalawang next and dalawang back. So, ayan yun. Then, meron tayo ditong last slide. Papakita ko. Hindi nyo siya nakakita dahil gift siya. Papakita ko. Ayan. Yung last slide ay thank you. Kung saan, pag nakarating na dyan yung bata, ibig sabihin, alam niya, natapos na yung activity or yung laro. And nakapunta siya sa finish line, ibig sabihin, tama na yung lahat ng sagot niya. So, simulan na natin. Una, pupunta tayo dito sa first page. So, first slide natin. Click niyo yung word na play. Select all niyo siya. And then, so, kung wala pa kayo dito sa link, kasi ako nasa link na, ay sa insert na, ayan. So, i-click niyo yung word na insert. Hanapin niyo yung word na link o sa ibang PowerPoint, ang nakilagay ay hyperlink. Ayan, i-click nyo siya. Ayan yung lalabas. So, meron na kasi itong una. Meron na yung una. So, dito, i-click nyo itong place this document. And then, saan ba natin gustong mapunta yung slide kapag pinindot ng bata yung word na play? Siyempre, gusto natin siya mapunta sa slide number 2. So, i-click natin ay slide number 2. Ayan na, nandito na yung preview. Pag okay na kayo dyan, i-click nyo yung word na okay. So, i-try natin. Ayan. So, play. Ayan. So, mapupunta kayo sa slide number 2. So, dito naman. Ayan. So, yung letter A, babaguhin ko lang. A. C. E, para mawala yung unang nilagay na hyperlink. So, A. Ang tamang sagot ay letter A. So, kapag pinindot ng bata, dapat mapupunta siya dito sa ginawa nating good job or yung may word na next. So, i-click niyo siya. So, asaan yung slide? Anong slide number nung good job? Slide number 4. So, pag click natin yung letter A, select all, select yung word na link, i-click natin ang slide number 4. Ayan, makikita niyo yung word na next. Kasi ibig sabihin, tama siya, kaya magpo-proceed mo siya sa next slide. Then, click OK. So, paano naman kapag mali? Click natin yung letter. So, saan natin siya i-link? Doon naman natin siya i-link sa slide na ginawa natin, yung my word na back, pa-try again. So, i-click niyo yung word na link. And then, select slide number 5. Ayan, yung word back. May word na back. Select. Okay.
sa letter E, small letter E, maling sagot ulit siya, link. So, saan natin siya ilalagay? Na slide. Sa 4, o, ulit. Ayan, sa 4 na nakalagay na next, o sa slide number 5 na nakalagay na box. Siyempre, dito pa rin tayo sa slide number 5 kasi mali siyang sagot. So, pag-clinic ng bata yun, babalik pa rin siya sa slide number 2 para umulit. After natin gawin yan, pupunta tayo dito sa slide number 4. Okay? Yung may word na next. I-click natin yung word na next, select all, and then ipindutin natin yung word na link or yung hyperlink. Ngayon, next, ibig sabihin tama yung sagot ng bata. Naitama niya yung sagot sa slide number 2. Saan na siya ngayon mapupunta? Sa slide number 3 or dun sa next item or next question na ginawa natin. And then click OK. Pupunta naman tayo dito sa ating slide number 5 kung saan yung may word na back o try again. I-click natin siya back. I-link natin siya sa slide number 2 pa rin. So, para pag-clinic ng bata yung word na back, babalik pa rin siya dito sa slide number 2 para ulitin ang kanyang pagsasagot. Ayan. So, tignan natin ha. Ayan. So, letter A. Try natin. Kunwari nagkamali ang bata ng pagsagot, ang nilagay niya ay small letter, ang clinic niya is small letter E. Ito ang lalabas. It's okay, try again. At kapag clinic niya yung word na back, babalik siya sa slide number 2. And mapapansin nyo, yung pinindot niyang sagot kanina, nag-iba na yung sagot. Ibig sabihin niya, palatandaan na nasagot na ng bata. Yan. So ngayon, i-click naman na natin yung tamang sagot. A. Pag clinic ng bata ang tamang sagot, mapupunta siya dito sa my word na congrats, good job. Ayan. Pag clinic ng bata yung word na next, mapupunta siya dun sa next item o next question na nilink natin sa word na next. So, tapusin natin siya sa letter E. Hinanda natin yung good job ni letter E sa slide number 6. And yung try again ni letter E sa slide, ayan, nakalagay dito, it's okay, try again, sa slide number 7. So, i-click natin siya, letter N, select natin yung letter N, click yung word na link, and then, ikabit siya sa slide number 7. Nakalagay, it's okay, try again. Next, letter O. Select natin yung letter O. So, mali siya. Link natin siya sa slide number 7. Okay. And now, letter E. Siya yung tamang sagot. I-link natin siya sa link number 6. Yung may word na next. Okay. Now, pupunta naman tayo dito sa ating slide number 6 and slide number 7 para i-link sila dun sa kasunod na category. Okay, now, since, for example, itong letter E, siya na yung last item na ginawa natin. So, i-link na natin siya dun sa last slide natin. So, yung next, pag-link natin yung word na next at ni-link, ilalagay natin siya sa last slide. So, wala kayong makikita kasi gift siya. Pero, ang nakalagay dyan ay yung word kanina na thank you. Okay. And next, yung back. So, back. Anong slide ba yung item na yun? So, slide number 3. I-link natin yung word na back. Select natin yung word na back. I-link natin sa slide number 3. So, yan yung lalabas. Okay. So, ngayon, okay na siya. Nagawa na natin lahat. Natapos na natin lahat. Tignan natin ang magiging resulta. Mabalik tayo dito sa ating unang slide. Then, slideshow. Pag-clinic ng bata ang salitang play, magpo-proceed siya sa next slide.
Ayan, so, napansin natin na iba na yung kulay nito kasi pinindot na natin siya kanina. So, gawin na natin yung tamang sagot. Letter A. Ayan, ang lalabas. Good job. Next. Letter E. Asan yung kanyang small letter? Kumbawa, nagtamali yung batang, nilagay yung letter O. So, ito ang lalabas. It's okay, try again. Back. Ayan. Kapag tama na yung sagot niya, letter E, small letter E. Next. And then, lalabas na yung word na thank you. Ibig sabihin na tapos na ng bata ang lahat ng tanong, questions, or items na nilagay natin. So, yan po ang tamang paggamit ng hyperlink para makabuo tayo ng isang magandang laro gamit ang PowerPoint. So, para naman dun sa background and gift na ginamit ko para sa good job and congrats, ginawa ko po siya sa Canva. Pwede nyo rin po i-explore ang Canva, tapos ilagay natin sa mga PowerPoints na gagawin pa po natin. So, yan lamang po. Maraming salamat.